Hi guys, I'm Vanessa, and today, i-review natin ang L'Oreal Revitalift Crystal Micro-essence. So, let's start! So, ayun na nga. Actually, 7 days ko pa lang siya ginagamit, pero nakita ko na yung effectiveness or yung results ng L'Oreal Revitalift. Ito yung shop. Ito yung itsura niya. At ito yung box niya. So, ayun. Nag-tighten na yung pores ko. Medyo nawawala na din yung mga maliliit kong pimples. At saka, yun, naging glowy din yung skin ko. Saka, ayun. Yun yung mga napapansin ko. After 7 days. And then, itong L'Oreal Revitalift Crystal Micro-essence is good for all skin types. So, kung sensitive yung skin nyo, okay din siya. Kasi meron siyang mga active ingredients na yung salicylic acid, meron din siyang centella asiatica, which is yung centella asiatica is an herbal plant na ginagamit for skin treatment. So, kung sensitive yung skin nyo, sensitive yung balat nyo, okay siya gamitin. Pwedeng-pwede natin siyang gamitin. Basta, susundin lang natin yung procedure kung paano siya gamitin. So, turuan ko kayo kung paano. Open nyo lang. And then, mag-pour kayo ng 3 to 4 drops sa palm nyo. Ayan. Tapos, lap. And then, pat nyo sa face nyo. Pag magpapat kayo at sa face, kailangan pataas. Para mawala yung lines at saka wrinkles nyo. So, yun. Ito ding L'Oreal Revitalift Crystal Micro-essence is good for lines at saka mga wrinkles. So, syempre, hindi na tayo bumabata. Yung skin natin, tumatanda din. So, yun. Tapos, after nyo maglagay nito, everyday yung paglalagay nito, morning and evening. So, every pagkagising nyo at saka bago kayo matutog. So, pagkalagay nyo nito, pwede na kayo maglagay ng moisturizer at saka ng sunscreen. Pero ako kasi, hindi ako gumagamit ng moisturizer at ng sunscreen after nito kasi parang ito na siya eh. Kompleto na siya ng ingredients. So, after ko maghilamos, ito na lang ginagamit ko. Pero syempre, it depends naman sa inyo, sa skin type niya. So, yun. Sa akin naman, naging effective siya na ito lang yung ginagamit ko after maghilamos. So, yun. I hope marami kayong natutunan, guys. Thank you for watching.